Kumaniwala sa mga yun, pinaglolo ka lang nun. Gusto lang sirayan ng araw mo, sirayan mo yung mga kaibigan mo na yan, oh. Anong gagawin ko pag niloko nila ako uli? Kapakan mo yung mga bahay nila. Sabi po ng mga kalaro ko, maitim daw po ko. Ano ka mo? Sabi po ng mga kalaro ko, maitim daw po ko. Ang ibig ko sabihin, nakita ka nila? Nay! Bakit? Baka ng mga kalaro ko, malaki raw yung butas ng ilong ko. Basal, bayan mga kalaro mo ah. Nasa sila? Nandito sa loob ng ilong ko, sininghot ko. Tay! Tinutokso po ako ng mga kaibigan ko, kaya po sinuntok ko sila. Uy, napakabikon mo naman, anak. Ikaw lang huwag kang ganyan. Masyadong mainit ang ulo. Bakit? Ano ba sinabi nila? Ang sabi po nila, magkamukha daw po tayo eh. Aba, hindi. Anak, maupo ka. Bakit? Ba't ka umiiyak, ha? Sabi po ng mga kalaro ko, malaki daw ang uso ko. Naku naman, ito naman. Niloloko ka lang ng mga kalaro mo. Huwag mo pag-iintindihin yun. Mabuti pa eh, sumama ka na lang sa akin. Magdadrive ako, pupuntang Baguio, kailangan ko tulong mo. Ano ang gagawin ko? Eh baka maplatan ako, gagawin ko reserva yung uso mo. Nay! Tinukso po ako ng mga kaibigan ko. Sabi po nila, wala raw po akong tatay. Ganun ba? Anak, huwag kang maniwala sa kanila. Dahil sa katunayan, mas marami ka pang tatay kaysa sa kanila. Sabi nila yun, under the saya ko! Opo! Kita nila, makikita nila! Bakit kaya na po nagagawa niyo? Susumbong ko sila sa nanay mo! Nagugulat sa ating anak talag... talag... Oh, Tay! Oh, anak! Tinutukso po ako sa mga kalaro ko. Sinasabi po nila na anak doon po ako sa labas. Ba, mga walang yang yun ah. Ako sige, pag-uugulpi ko yun sa tatay mo. Ba't ako sasali dyan eh? Away bata lang yan. Ba't kasali ko? Bakit? Sinabi ko bang ikaw tatay niya? Alam niyo ba na 5 sa 10 kalalakihan ay bading? At yung natitirang 5 ay mga papa nila. Han, are you okay? What if they don't listen to me? Kaya mo yan, Han. You're the boss now. Mr. Halandoni, ang pinsyon mo, ha? Definitely dry. For a woman. Dugtungan mo lagi ng .com ang sasabihin mo para magmukha kang matalino. .com?
kami. Tapay kami. Hoy, ang abi. Bakit ipadayin ng radyo? Dahil naiingayan ako. Paradayin ng radyo? Mami, hindi naman. Nakabukas yung radyo eh. Ba't parang ingay-ingay? Eh, paano, Mami? Naiwang bukas yung pinto. Paano hindi ingay? Sige, buksan mo yung bintana para hindi na kumulong yung ingay. Opo, Mami. Buksan mo natin yung bintana. Uy? Bakit parang madilim? Madilim? Eh, kasi po, Mami, napatay ko yung TV kanina, Mami. Sige, buksan mo yung kalan para lumiwanag. Uy, ba't ang init? Mainit? Kasi, nagpapainit po ako ng tubig, Mami. Sige naman yung ref ko, parang lumig. Dali po, Mami. Matapos po yung ref, Mami. Teka. Parang tahimik. Kasi po si Daddy nagpunta sa kwarto ni Inday. Ganon? Ha? Samuha mo ang ilaw? Buksan ang ilaw, bakit po? Nagdidilim ang paningin ko! Han, are you okay? What if they don't listen to me? Kaya mo yan, Han. You're the boss now. Mr. Halandoni? Ang finisyong orha. Shishyosyo. Yes, I'm sending. Yeah? Shishyo. Yeah, this is him. Huh? Wala mo kume? Kasuwa? Okay naman, Shona. All right. Definitely dry. Definitely for a woman. Bok, late ba ako? Mrs., ikinalulungkot ko. Ngunit... Ah! Anel, bakit mo ko iniwan? Mrs., nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong asawa. Ngunit talagang ganyan ang buhay. Ngunit gayunpaman ay meron akong nais itanong sa iyo dahil ako'y nahihiwagaan sa kanyang kondisyon. Unang-una ay ang kanyang mga braso ay ang kanyang mga braso ay humaba. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon po kasi sobra siya magtrabaho. Sobra? Baka siya, nagbabanat siya ng buto parati. Nagbabanat ng buto? Yeah. Kung sa bagay, ngunit napansin ko rin na ang kanyang mga kilay ay nawawala. Wala siyang kilay nung aking inspeksyon. Dok, yun ang sinasabi ko eh. Dahil nga panay ang review niya sa mga exams. Para sa mga board exams na yan. Kaya ayaw nagsunog siya ng kilay. Yan na pala. Bueno, ang kanyang mga mata ay parang napansin ko wala yung itim. Puro puti lamang ang mata niya. Dahil nga sa pagpapaantay ko sa kanya, sobra-sobra siya mag-intay. Kaya ayaw na matiwang. At ang lungs niya ay nag-collap. Dahil naninig ang itim niya. Ganun. Yes. Bueno, naunawaan ko na yung mga parte na yon, pero ito ay, tignan nyo. Ito ay lubos na nakakapagtaka ito eh, dahil ang kanyang pangupo, ang puwet niya ay nasa harapan. Paano nangyari ito? Eh, kasi nga po, problemado na siya. Hindi na niya alam ang gagawin sa lupit na nangyari sa kanya, kaya ayaw umigot ang puwet niya. Ah, ganun po ba? Ganun, Mrs., gusto ko lang sabihin sa inyo na
kahit nagkaganyan ang asawa mo ay nasisiguro kong masaya siya bago siya namatay. Bakit? Tingnan mo. Ang ngiti niya ay hanggang tenga. Mrs., nandiyan ba ang iyong mga magulang? Wala. Bakit? Dahil ngayon na wala na ang iyong mister, ikaw ay single na muli, gusto ko lang sanang hingi ng iyong kamay, maaari. Kung maaari. Hi Kevin. Angelo de Leon. Ha? Antonio. Ano ba nangyayari dito? Wala naman. Patawid-tawid lang kayo. Sherilyn, grabe, I'm still alive? Of course you are! Alam niyo mga kaibigan, dito po sa studio ng Bubble Gang, nagkaroon kami ng konting laro. Ay! Angelo de Leon, nagkaroon kami ng konting laro. Yung laro na, yung masabi namin, bakit sa unang tingin mo pa lang, parang sa isang tao may pangalan ng bagay sa kanya eh. Halimbawa ako, tingnan niyo ako. Diba ako si Ogie? Kilala niyo ah. Yan, the Pogie, correct. Ako si Ogie. Sabi ng mga tao dito sa Bubble Gang, bukod sa Ogie, ang bagay daw sa akin ay Chito. Chito? Sabi nila yun. Si Bitoy, tingnan nyo mga kaibigan. Michael V, yung mukha ni Michael V. Ano ang pangalan na bagay sa kanya? Hindi ba Elmer? Hindi ba? Michael V, Elmer eh. Asunta. Isipin nyo po, Asunta. Di ba parang Vanessa? Diba? Si Wendell, wapo, matangkad, di ba? Vincent eh, di ba? Parang Vincent, di ba? Tama ako eh, di ba? Okay. Pagkatapos niyan, binaliktad po namin yung process. Kunwari, hindi mo pa nakikita yung tao. Tapos nalaman niyo yung pangalan niya. Sina Filipusis, Kornikova, at Kafelnikov ay mga taong mahirap ispelengin. Bakit ka umiiyak? Tinutukos ako ng mga bata sa labas eh. Sabi nila, ampon lang daw ako. Ampon. Niloloko lang nung mga yun kasi kung ako sa'yo, hindi ka na dapat naglalabas. Oo nga! Tahan na! Tay! Tahan na! Tinutokos ako eh. Ano ba? Nila sa'yo? Sabi nila, iyakin daw ako eh. Ano ako ng mga kalaro ko. Diyos po, sang pangit daw po ako. Ikaw naman. Huwag ka magpapa-apekto doon. Eh, hindi ka naman chismosa, di ba? Mami, tinutos lang ako ng mga kalaro ko. Sabi nila, malaki daw pa ako. Ano? Laki pa mo? Ha? Loko naman, baby. Huwag ka maniniwala dun, ha? Huwag maniniwala dun, ha? O, sige. Ba't na yung shoes mo? O, magsinelas ka na. Sige na, huwag na. Daddy! Bakit? Tinutokso ako ng mga kalaro ko. Dami nila, tanga daw ako. Eh, talagang tanga ka. Bakit? Hindi naman dito, bahay mo eh. Doon ka sa kabila eh. Mayos ka nga. Daddy! Oo, anak. Bakit ka umiiyak? Eh, mga kalaro ko po eh. Tinutokso nila akong boy.
Sakit naman ang unggoy niya. Na! Ay! Ba't tawa ka na tawa? Eh, kasi po, tinutokso po ka ng mga kalaro mo eh. Tinutokso ka ng mga kalaro mo, pero tawa ka pa ng baklasi ka rin, ha? Ba, ano ba tokso sa'yo, ha? Baliw! Anak naman kasi may ihi ka sa short mo! Bakit may iyak ang baby ko? Eh kasi mga kalaro ko, sinunodokso ko. Sabi, boy, bahu raw ako. Bakit? Bakit ka umiyak? Anak, ano ba? Ay, mga tao po sa labas, yung tambay, tinutokso po ako. Bakladaw po kayo. Yung mga tambay, tinutokso ka? Sabi nila, bakladaw ako? Oh. Halika, samahan mo ako! Samahan mo ako! Meron tayo, bakit ito? Upakan niyo sila? Hindi! Ano? Pagkukukutin ko sila, singit! Kailan ha? Halika, halika! Mga itag na yun. Halika na! Siguro na! Halika na! Halika na! Ako! Handa na ba kayo sa bagong cheese? Masya doraw na maneki ni esposo ni ate Bena Tolra Atireki Gras Hano nasi hello Billy Han, are you okay? What if they don't listen to me? Kaya mo yan, Han. You're the boss now. Mr. Halandoni? Ang finisyon ko, ha? Definitely dry. And definitely for a woman. Sa inyo. Ako po si April Katapusan, ang inyong calendar girl for all. Ang kalendaryo ay importante sa buhay ng isang tao. Hindi ito pang giveaway lamang o pang discount card sa motel. Ang kalendaryo ang sumasagot sa mga katanungang, sweldo na ba? Magbabayad na ba ng bahay? Safe na ba o delayed? Ngunit, ano itong nababalitang maging sa kalendaryo ay nagkakagulo na rin? Yan po ang pag-uusapan po ng aming mga panauhin, si Ginoong Kamatayan, si Santa Claus, at si Cupido. Pagpunsimulan na natin, Ginoong Kamatayan, dahil kayo yata ang may reklamo. Totoo yan, April. Bakit naman di ako magre-reklamo? By September pa lang, nakakarinig ka na ng mga Christmas song sa mga lintik na mall na yan. Eh, ano bang masama doon? Aba, eh, disyembre pa ang Pasko eh.
Mauna muna yung araw ng mga patay. Dato nung napapaaga yung Pasko, kaya tuloy nasasapawan yung araw namin. September pa lang, Pasko na. Tapos yung araw ng mga patay, parang sinisingit lang. Sandali lang yun, tapos Pasko na naman uli. Oo nga naman. Ano masasabi nyo dito, Santa? Well, ako wala akong magagawa dyan. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ni kamatayan yan. Kasi, alam mo bakit? Hindi ka nag-compose sa mga kantang pang Pasko. Ah, kantang pang araw ng kamatayan. Eh, paano ako mag-compose? Eh, lahat ng mga composer namin, eh, nagde-decompose na. Santa, hindi kaya maaari pahiramin nyo ng kanta sina kamatayan na gagamit nila sa araw ng mga patay. Ano, pwede yan. Malabo yun. Anong pwede ko ipahiram sa kanya sa araw ng patay? Eh, ano, yung one. Tahimik naman sa sementeryo, pwede na siguro yung ano, Silent Night. Yan ang hindi po pwede yan. Alam mo, ang Silent Night ay Sleep in Heavenly Peace. Naintindihan mo ba? Ang sa inyo ay Rest in Peace. Pasko na naman. Medyo ibahin lang natin yung lyrics. Gawin natin Araw ng Mga Patay. Araw ng Mga Patay na naman, o Pasko ng Araw, Araw ng Mga Patay na naman. Sila ba kung kailan lang join it? Ngayon ay Araw ng Mga Patay, tayo ay magkawitan. Ngayon ay Araw ng Mga Patay, dapat pa salamatan. Araw ng Mga Patay, Araw ng Mga Patay, Araw ng Mga Patay, ramaang muli. Araw ng Mga Patay, Araw ng Mga Patay, Araw ng Mga Patay na ramaang muli. Araw ng Mga Patay, Patay! Parang ang pangit yata. Iba maganda, Oo nga eh, pero alam mo kamatayan, sorry talaga, pero wala akong pwedeng ipahiram na kanta. Wala akong makita, wala, malabo. Eh, paano na yan? Eh, sinasapawan mo yung holiday namin eh. Hindi po pwede yan. Eh, bakit ba si Cupido rin naman ha? Sinasapawan ang Pasko, di ba? Ay nako, eh gaga naman yung mga composer ng mga kanta eh. Poing! Tamo ha, gagawa kayo ng Give Love on Christmas Day. Eh, pang Valentine, yung love. Diba, yun naman pang Christmas, tapos naka-red ka pa. Akala mo bagay na bagay sa'yo, Mike. Oo nga, tsaka diba meron pa kayong Christmas song na ano, yung araw-araw ay magiging Pasko lagi. Eh, diba, swapan mo namang kamasko isa. Imagine mo, araw-araw, Pasko. Kahit sa araw ng mga patay, Pasko pa rin. Masyado ka, magkakaw niyan. Nari mo na lahat ng araw. Cry-cry ka dyan. Laki-laki mo na, pag-cry-cry ka pa. Bading ka talaga. Wala ka pa. Santa. Hindi mo ba alam, ako rin ang mga problema dahil sa Valentine's na yan. Eh, nagawan nga ako ng eksena pagdating ng Pebrero. Sino yung maagaw, Cupido? Sino pa? Di sige noong New Year. Ha? Eh, paano nangyari yun? Eh, ang layo ng January 1 sa February 14. Ay, ewan ko ba, basta this year, may narinig ako mga putukan. Ping! Tange! Eh, Chinese New Year yun eh! Ba yun? Hindi yung New Year na New Year! Chinese yun! Ako ka ba tayo? Why ka pa pala? Anyway, ako'y natataranta dyan sa ginoong New Year na yan, ha? As in. Dahil, mantakin mo! Lagi pa ng citizenship, ha? Makaapak lang sa Pebrero. Humihina tuloy ang business kong chocolate. Natatalo ng tikoy. Sabi ng lasal. Buti na lang malakas pang roses ko, no? Laging sold out. Magaling ka magbenta ng mga bulaklak? Ha? Magaling ka magbenta ng mga bulaklak? Buti pa siguro, ikaw na ang magbenta ng mga bulaklak ko. Diba? Pagkaroon nga patay, dapat magaling ka. O, diba? Franchise tayo. Kasi mga natirang mga kandila sa mga romantic candlelight. Ibibigay ko sa iyo. Ay, ano? Iniipon yun eh, diba? Bakit yan natatawa, Santa? Alam mo, dahil sila yung nagbibigayan. Exchange gift baga. Alam mo, that's good. Very, very good. So be good for goodness sake. So, you get to watch out. Huwag ganon. Masaya na tayong lahat. Everybody happy. Pero alam nyo, ako ang pinaka-happy. Bakit? Ayon sa international survey, tayo mga Pilipino ang pinakamahal
pinaka-humble sa buong mundo. Ano kayo ngayon, ha? Ano? Ha? Ano? Magandang gabi! Ako po si Polo Villones para sa Bubblegum News Live. Kumihina sa kasalukuyan ang pambansang kalakalan ng Japan dahil sa sunod-sunod na pagsasara ng mga Japanese bank. Isa sa mga ito ay ang Origami Bank na tumiklop matapos ang isang mainit na kompetensya sa Ramen Bank. Napagkasunduan naman ang komite ng Bonsai Bank na magsara na lang dahil ang investment nito ay hindi tumataas. Pinatigan ito ng presidente ng Karate Business Club na sinipa naman ang kumpanya dahil kinanta nito ang mga anomalya sa Karaoke International Bank. Naging masaya naman ang chairman of the board ng Tempura Bank matapos din ito magsara. Ayon sa kanya, okay lang daw na magsara ang Tempura Bank dahil temporary lang daw ang pagbubukas nito. Ang sunod-sunod na pagsasara ng mga bangkong ito sa Japan ang naging dahilan kung bakit nakatanggap ng maanghang na salita ang Wasabi Corporation. Ito ang mga huling kaganapan sa lakas ng bansa. Ako po si Polo Villones na wala para sa Bubblegum News Live. Wow, pare! Grabe! Grabe! Yung lugar, pare! Pare, grabe yung lugar sa punta natin. Sa klase! Pari, binigay niyo sa akin. Ano? Pera! Pangarin! Pari, yung ecstasy! Ito, binigay ko. Grabe, ho! Tinan mo! Tinan mo! Hindi mo nakikita yung mga ano? Ayan, ho, yung ulap, ho! At saka yan, yung mga stars! Ayan, nagsasayawan, ho! Oo, yan, ho! Ang tama mo, ha! Pari, ay! At salamat, grabe! Pagpasok! Woo! Okay ba, okay? Oo, pari! Gusto ba? Gusto ba? Wait! Pare, bitin nga ako eh. Sarap, pare. Kaya nalalabas ulit. Alam mo, pare, sa totoo lang. Oh, bakit, pare? Bakit, pare? Umisipin yung binigay ko sa'yo. Kasi alam mo, pare, hindi totoong ecstasy yun. Ano lang yun? Totoong ecstasy yun? Eh, gaw-gaw lang yun na pinatuyo. Kinortehan kong ecstasy. Kaya, yung tama mo na sinasabi mo, tama mo sa ecstasy ko. Teki yan, pare. Huwag mo na ako lukuhin. Teki lang yan. Go, pare. Ah, pare. Kuna, pare. Ito yung ano eh. Kasi binigyan mo ako ng damo, di ba? Pinahitit mo ako, nagbaro ka kanani ng damo eh. Pare, nung yun. Pare, parang lahat wala akong kakawin, pare. Tatlo yung... Oo, pare, parang yun. Pare, parang yun. Pare, parang yun. Tama, may tama. Pare! Ano, pare? Gulo mo ka, alam mo yung joints na binigay sa'yo? Uy, pare! Iba yun! Sa mga galing yun! Ano yun, pare? Ano lang yun? Ampalaya. Dahaw na ampalaya, pare. Binigay ko sa'yo. Yun lang. Pwede yan, tama mo, pare. Hindi mo na kusad yan, pare! Alam ko na, pre! Hindi nga! Sounding as a joint yun, pre. Sa beer, pare. Pinainom mo ako ng beer. Ano ba yun? Imported ba yun, pare? Iba? Iba yung iba? Malakas, pare. Madami ka pala na inom yun. Pare, dalawang day. Tsaka inom mo, pare. Pare, kung pinagwapo. Lahat pangit, pare. Tsaka lahat ng cheese, pare. Nakatingin sa'yo, pare. Ba yung beer na yun? Pare, alam mo, totoo lang. Yung nabanggit mo rin, yung beer na yan, pare. Totoo lang, walang tama yun. Bakit naman, pare? Non-alcoholic beer yun. Yung binigay ko sa'yo, pinainom ko, non-alcoholic beer. Kaya, pare, yung sinasabi mo, tama mo rin sa beer na nakuha mo, pare, peki lang yan, pare. In short, peki ka, pare. Puro peki pinasasabi mo eh. Peki, pare. Peki ka. Ah, ganon. So, ibig mo sabihin, pinaya mo ako, ganon. Bale, nagmukha akong gago sa harap ng ating mga kaibigan. Pinahiya mo ako. Wala akong malaman, pare. Kasi alam mo, pare, gusto lang kita ibukeng dahil yung mga sinasabi mo sa akin, pinagyayabang mo yung mga trippings mo, pare. Sabi mo, okay. Pero ngayon, gusto lang talaga kita ibukeng. Kaya na yan, nabukeng na kita. Peke ka. Galing mo rin, ano, Robin. Pare, ang ganun lang eh. Pagklase niya ang kaibigan, pare. Hindi kita may tuturin na kaibigan. Kasi pinahiya mo ako eh. Pare, bad trip. Ko lang, pare. De, bad trip ka. De, bad trip ka, pare. Kaya, alam mo, pare, papatayin kita eh. Pare! De! Pare, biro lang! Pare, masamay! Pare, bitawan mo yan, pare. Masamay! Yung... Biro lang ang sinabi! Pare, gusto mo lang malamang. Pare, masamay! Yung...
mo eh! Ha? Oh, ano? Ha? Wala, patay ka na! Ano? Ha? Oh. Wala, eh, punta! Ayan oh! Ayan, kaluluwa mo! Ayan oh! Ayan oh! Oh, wala! Ano? Saka pa! Umeke. Hindi naman totoong baril to. Hindi naman totoong balay tumama sa'yo. Ano ka ba? Wala. Ano ka ba? Peke, ito eh. Ano ka ba? Ito'y totoo eh. Bakit mas pabigat ito? Pagkahan. Bigat niya. Hindi na. Baba rin. Talaga kita. Patay siya. Tay! Tay! Bakit? Ayoko na mga kalaro ko. Anong sinasabi? Wala kitawang tenga ko. Ako na, huwag kang magpapaniwala sa mga yan. Niluloko ka lang nila. Halika, samahan mo ako at magbabarbecue ako sa labas. Tulungan mo ako, ha? Ano kung may tutulong ko? Gagawin ko pa may payang tenga mo. Bakit may kong... Nakay, sabi nila mahaba raw po ang baba ko. Kaya kapin kita. Ate, oh, nandiyakan lang, natutusok ako. Oh, bakit anak? Exe naman my friends, you know. They say, you're kadir to death daw. Kaya, you don't understand English daw. You're only good for nothing. As in, stupid ignoramus! Eh, buti naman, anak, hindi ka nahirapan niya sa bago mong eskwelahan, ano? Nakakainis yung mga barkada ko. Bakit? Ba't ka naiinis sa mga barkada mo? Sabi nila, mukha daw akong kabayo. Eh, swerte ka nga eh. Bakit? Eh, bihira sa mga kaibigan ang nagsasabi ng totoo. Anak, anong problema? Huwag kang mahiya, anak. Mga magulang mo kami. Oo nga naman, anak. Talaga? Kasi sabi sa school, hindi daw kay mga magulang ko eh. Sabi sa school, pinatay niyo yung mga magulang ko. Ay, dinero at kusinera lang daw kayo dito. Pinatay niyo yung mga magulang ko. Yun yung mga amo niyo para umaman kayo. Talaga, kayo mga magulang ko. Ba't sabi nila, pinatay yung mga magulang ko? Bakit ka nakikinig sa ibang tao? Oo nga. Eh, sasabihin naman namin yun sa'yo, balang araw. Ano naman ito eh? Nahirapan ka ba, anak? Ano ba yan? Ano ba yan? Arithmetic po. Arithmetic? Ba, hakinali ka. Madali lang yung multiplication table, anak. Ganito lang yan eh. Oh. Yan, gagawa ka ng table. At pararamihin mo, no? Ay! Sandali! Ano? Kayo naiinis makinig sa isang tao na hindi tinatapos ang kanyang... Sir, ito na po, sir. Gusto ko
yung sarap kausap. Ang D sa Indiana Jones ay dalawa. Ang malaking bahagi ng Visayas ay nakakaranas ng manakanak ang ulan dala ng hangin habagat. Huwag talaga mahilig sa lalaki may bigote. Para nakakakiliti pagka inaaligang ka, no? Pag nalaman ko may bigote yan, papatayin ko yan, lalabasan ko na lalamunan dyan. Kung bahala ko sa gusto, pwede ka mamili, ah. O, di ba siya siya? Oo, oh, may mga yan. Sa Taguig. Anak, strangers, ha? Boy, paupo, ha? Mami, kilala mo siya? September pa lang, Pasko na. Tapos yung araw mapatay, parang sinisingit lang. Ang dali lang yun, tapos Pasko na naman ulit. Tama yun. Ano yung masama doon? Anak! Natutulog ko sa'yo, anak. Oh, bakit ka umiiyak? Eh, tinutok sa mga bata sa labas eh. Sabi nila, ampun lang ako. alam nyo kasi, nagpapapad. Papadya ka. Sabi nila, pinatay ang mga magulang ko. Nakikinig sa ibang tao. Ma, sasabihin nyo, nakapasin. Pound. Okay, Dugtungan mo lagi ng dot-com ang sasabihin ko para magbukang dot-com. Saba. Dugtungan mo lagi ng dot-com ang sasabihin ko para magbukang dot-com. Dugtungan mo lagi ng... Okay. Dugtungan mo lagi ng dot-com ang sasabihin ko. Dugtungan mo lagi ng dot-com ang sasabihin ko. Saba.